Magandang umaga sa inyo. Ang lapit nyo pala pag nandito. Masarap dito, magkakalapit. Yung iba dito na kayo maupo pag puno na. Napakasaya na tayo palipat-lipat. Naaalala ko yung mga Israelites. Nung nasa desert sila, tent lang. At pagka yung apoy na representative ng Panginoon ay lumakad, buhat ang tent, sunod sila ng sunod. We have the heritage of a pilgrim people. At nagkakorap-korap ang religion sa Israel nung nanahimik na sila sa templo sa Jerusalem. Doon nagkaroon ng corruption ng priesthood. Doon nila dinemonize yung mga ibang mga religious groups outside of Jerusalem. Actually, hindi nakabuti overall na nagkaroon sila ng templo sa Jerusalem. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, walang batong matitira sa ibabaw ng mga bawat bato rin sapagkat siya na ang magiging templo ng kanyang mga anak. Kaya kahit saan tayo magpunta, that is the temple of God. Praise God at meron tayong ganito. Hindi lahat ng araw meron tayong makukuhang lugar, so maghanda-handa kayo dyan. Di ba? Basta't kahit saan, sama-sama tayo. Ecclesiastes 1:15. What is crooked cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na mabibilang ang wala. Sayang na panahon at pagod. Panginoon, salamat dahil tinuturoan niyo kaming huwag magsayang. Huwag mag-aksaya ng panahon at pagod. At sa sandaling ito, ang aming puso, hinalaan namin, Panginoon, kami po'y gawin yung tahanan ng iyong Espiritu. Make us the habitation of your Spirit. Turn our hearts into your throne at kayo ang maghari sa aming buong pagkatao. Mangusap po kayo. Mga salita niyo ang magpaliwanag, magpalaya, at magpaganda ng buhay namin. Kayo ang aming inaasahang mga pangangaral. We hear only your voice, Father. Speak to your servant, but be the speaker. We seek you in the name of your Son, Jesus. Mga sayang ng panahon at pagod. Ano bang mga sayang? Kahit balik-balikan natin ang Ecclesiastes, hindi mauubusan ng bagong katuruan. Kasi hindi nagbabago yung teksto, pero ang isip natin ang nagbabago. Nagmamature tayo, naiiba ang ating mga lenses, kaya marami tayong nakikita na hindi natin nakikita nung una. Kaya magandang balik-balikan, kahit yun at yun, yung text. Ecclesiastes 1:1-2. These are the words from the teacher, a son of David and king of Jerusalem. Everything is so meaningless. The teacher says that it is all a waste of time. Sayang na panahon. Do people really gain anything from all the hard work that they do in this life? Sayang na pagpapagod. Maiksi ang buhay. Dapat walang sinasayang na oras at pagod. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral ng anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mangangaral. Of course, hindi naman literal na lahat walang kabuluhan. It's poetic language. So, exaggerated. Ang ibig sabihin lang, napakaraming walang kabuluhan na binibigyan natin ng sobrang pansin. At dahil daw doon, you must not mistake activity for achievement. Hindi ko mo busy ka, may nangyayari na. Hindi ko mo napapagod ka, sulit na. Kailangan matalino. Huwag magsayang ng panahon at pagod sa mga walang kabuluhan. At ngayon, sa ating pagbubulay-bulay, mga kapatid, ng salita ni Solomon, the wisest man ever. Aside from Jesus, of course. Dapat natin ngayong bigyan agad ng personal application. Pag meron tayong mga dinadaanan na verses, ang inyo agad isipin, anong kahulugan ito sa buhay ko? Kayo ang magbigay ng kahulugan kasi kanya-kanya tayong kuha ng aral. Sabi niya sa Ecclesiastes 1:4, people live and people die, but the earth continues forever. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. In other words, we do not own the land owns us. Kaya pagsasama itong aking mga ari-arian, no, ililibing ka dyan, yung alikabok mo mababalik na maging fertilizer ng mga puno ng papaya. So, we do not own the land. So, anong pag-aaksaya doon? Huwag magsayang ng panahon at pagod sa pagmamayari, sa pagngangamkam. Huwag mag-aaksaya ng mga relasyon
pagmamahalan, pag-iibigan ng mga magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaibigan dahil sa lupa. O dahil sa mga katumbas ng lupa ngayon, capital, dahil sa pera, kasi hindi natin talaga yan madadala. Ang kailangan mo lang na lupa, eh siguro 1 meter by 2, kung ililibing kang ganyan. Eh kung gagawin kang alabok, ang kailangan mo lang talaga isang Tupperware. So bakit mo sisirain ang relasyon mo sa mga kamag-anak dahil sa lupa? Bakit ka makikipag-away dahil sa lupa para maging sayo? It can never be yours. You are the lands. Kaya yan ang pag-aaksaya. Pero yung mga magkakagalit yung magkakapatid dahil sa lupa. Yan ang sayang na pagod. Sayang na panahon. Ang saya-saya nyo ng mga bata pa kayo, naglalaro kayo, nanguhuli kayo ng gagamba, nag-aagawang ako kayo ng lastiko, mga kahan ng sigarilyo, tinetext-text nyo na ganyan. Pagkatapos, nagkaroon kayo ng asa-asawa na susul-sul-sul-sul sa inyo, mag-aaway-aaway kayo magkakapatid, sayang. Sayang ang panahon pinagsamahan. Dapat hindi sasayangin. Ecclesiastes 1:5-7. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, patingong hilaga. Buong araw, napaikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Everything is in cycles. Paulit-ulit lang. People enter the cycle at some point and exit at some point. Para bang sumasakay tayo sa Ferris wheel? At kung umabot kayo sa Ferris wheel, alam nyo na yon. Hindi na yata alam ng mga bata kayo ng Ferris wheel. Unless yung malalaking, sobrang lalaki. Umiikot yan, sasakay ka, bababa ka kung saan ka rin sumakay. At tuloy, wala ka narating. Ang achieve mo, nahilo ka. May nakita pa ako nung sa Pasay na lagot yung mga kuryente. Na kuryente, ang buong Ferris wheel, talo na ng mga laman. Ang tanong, ba't ka sakay ng sakay sa Ferris wheel? Nahuhumpak yung tiyan mo pagpababa. At magbabayad ka pa. Alam nyo ba, maraming tao, ang buhay nila parang sumasakay sa Ferris wheel. Ikot ng ikot, wala naman nararating. Nag ng nag, wala naman na-achieve. Yun at yun din. Kaya sayang. Pero kung sasakay ka rin lang, make the most of your segment. Hindi lahat ng sumasakay sa Ferris wheel bumababa where they come from. Yung iba bumababa na dito sa gitna, nahuhulog na sila. Like you don't always complete 60, 70, 80 years of life. Merong 10 lang, bababa na, may 15. So kung ano man ang na-assign sa'yo na haba, sulitin mo yun. Ibig sabihin, huwag ka magsasayang ng pagod at oras sa mga walang katuturang bagay. Sayang yung segment mo. Sayang yung ride. So every segment should count. Huwag magsayang ng panahon at paikot-ikot lamang na walang nararating. Sa buhay natin kumisang, ganun din tayo eh. Paikot-ikot, papalit-palit, pero yun at yun din lang. Kayo na mag-interpret kung ano yun sa inyong mga buhay. Kasi kanya-kanya yan ang kahulugan sa ating mga buhay. Ecclesiastes 1:8, words cannot fully explain things. But people continue speaking. Words come again and again to our ears, but our ears don't become full. And our eyes don't become full of what we see. So Solomon observes, we are never full. Kaya huwag na lang magsayang ng pagod at panahon sa pagpupuno ng hindi naman talaga mapupuno. Yung mahilig sa sapatos, kahit sandamukal na sapatos na yan, hindi pa rin kayo mapupuno. So, tama na yung lima. Yung mahilig sa bag. Kahit na mabili nyo ang lahat ng bag sa mundo, hindi pa rin kayo sasaya kasi yun ang hilig nyo eh. So, tama na yung konti. Mami, bakit wala na po ito? Yung maulam ko, di malabdaw na miswa. Bumili ako ng Birkin, anak. So, mga limang taon tayo magmimiswa. Kumisan yung sacrifice so much for something that's not really worth it. Bakit sinasabi ni Solomon? Kasi bulag tayo sa mga bagay na gusto natin. Kung anong hilig mo, bulag ka dyan. Kaya dapat tapunan ng liwanag ng wisdom ni Solomon sabing, sayang ang lahat ng ginagawa mo. Sayang ang binibili mo. Lalo pang
kung malaki ang ibinabayad mo dyan. In terms of money, in terms of human relations, in terms of emotion, sayang. Because we are never really full anyway, so makontento ka ng hindi full. Yung mga nagaharap ng pag-ibig, to fill them, to complete them, wala nun. Hanggang tumanda ka na at gumagapag patungong libingan, naghahanap ka pa rin ng co-complete sa'yo. So kung ano ka na yan, magsaya ka na. Huwag mo naghanap-hanapin pa lahat ang kulang, enjoyin mo na yan kahit kulang. Para hindi masayang ang oras mo kahahanap, kako-collect. Ecclesiastes 1:9-10. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay magagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halika kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yan nung di pa tayo tao. Ang naiiba-iba lang yung physical aspect of things, yung method, yung tools, but the essence is the same. Kahit anong makinarya pa, ang sabihin mong bagong invento, walang nangyaring bago. Ang totoo, ganun lang yun. Ang tao naghahanap ng ginhawa, noon hanggang ngayon. So ano man yun, kaya automatic, kaya ano, ginhawa yun, pareho lang ang paghahanap. So hindi na tayo talaga giginhawa. Dahil nung araw, kung may TV set ka, ang yaman mo na. Tatayo ka, magpapalit-palit ka ng channel. Pero ngayon, parang napakalaking hirap na yan. Kailangan naka-remote. At alam mo kung sino ang tunay na Panginoon sa isang bahay, hawak niya ang remote. So, lumigaya ba tayo talaga? Kahit ganon, mas pinag-aawayan ngayon kung sinong hawak ng remote. So, hindi rin nagbabago. Gusto lang natin guminhawa. Pero, makontento ka na kung hindi ka rin kompleto maginhawa kasi hindi ka talaga kompletong giginhawa. Dahil sabi ni Solomon, we are never full. Dati, Donnie, mag-abroad ka naman mga 5 taon lang para makabayad tayo ng utang, makaganito, ganun. Mamaya, 5 taon na Donnie, mga 50 years pa. Dahil hindi na matatapos ang gastos. Habang lumalaki ang kita, lalaki ang gastos, dumadami ang humihingi. Hindi rin kompleto yan kahit kailan. Hindi ka rin luluwag. Kaya yung mga nagsasabing bigyan natin ng nanay pag maluwag tayo, nako, palayok na lang maibibigay nyo para sa kanyang abo. Kasi hindi na kayo luluwag. Dapat isama na sa budget si nanay kahit masikip. Kahit kulang, hindi darating yung fantasy na maluwag kayo to be able to give. Because we are never full. So ang naganap daw yung nangyari na, paulit-ulit lang. So do not reinvent the wheel. Just enjoy the ride. Whatever that means in your life. Ecclesiastes 1:11, hindi na maaalala ang mga nauna at ang mga nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Marami mga tao, pilit sila tatayo ng legacy. Legacy, walang legacy. Yung mga pharaoh nga na nagtayo ng mga pyramid after 5,000 years, natatandaan pa ba natin sila? Generic na lang, lahat, pero tapos. Konting-konti yung naatatandaan, katulad ni Jose Rizal, at dahil lang nasa batas natin na pag-aralan ng Rizal course. So, huwag ka na magpagod para matandaan. Kasi, alam mo, malilimot din ako. Talaga malilimutan ka, bakit natatandaan mo ba ang lola mo, ika-fifth generation? Wala din naman, di ba? So, huwag ka na magpagod na matandaan. Enjoyin mo na lang ang buhay mo. Yung kahit minsan, tinamaan ka ng araw, nakakita ka ng bituin ng araw, at pag ginawag ka ng Diyos, present. Pag nag-roll call, tapos, move on. Kasi hindi na babalik ang buhay na ito. So dapat huwag mo sayangin sa mga kung ano-anong di mo naman kailangan. So, huwag na kayo mag-legacy-legacy dyan. Gumawa na lang kayo ng tama. Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. At sumakabilang buhay ka, pag tinawag ka na, para doon ka naman. Every generational batch grapples with life as if it were new and unknown. And it begins as new for every batch. Kaya kahit anong payo bigay mo sa mga bata, ayaw makinig, di ba? Kasi uulitin nila yung mga pagkakamaling na gawa mo noon. Uulitin nila ang lahat kasi bawat isa may kanya-kanyang cycle ng buhay. Hindi mo pwedeng i-accept yung next generation sa lahat ng naging mali mo. Dahil ano na magiging buhay nila? Perfect. Kasi wala, ba't ang mga bata hindi nakikinig? Mayroon talagang dapat pakinggan, pero dapat din nating tanggapin na built-in siguro yun
para madiscover nila ang buhay for themselves, for them to learn from their own mistakes, like what we did, because we cannot exempt them from all the mistakes we made, because we should not exempt them from all the aspects of life. Kaya huwag na tayong mabigo, magturo tayo na magturo, and pray that they will listen, at mga bata, makinig hanggang kaya nyo. Pero, huwag na nating sakta natin makalooban pag hindi tayo laging pinapakinggan. Kasi didiscoverin nila ang buhay on their own. That's part of living. Ecclesiastes 1:12-15, patuloy ni Solomon, ako, ang mangangaral, ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa mundong ito. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghabol sa hangin. Hindi na maitutuwid ang maluktot at hindi na maibibilang ang wala. So to be happy in life, to be happier in life, to not waste time and energy, huwag niyong bilangin ang wala. Yung wala, edi wala. Adjust. Lahat naman tayo, di ba, may mga mahal sa buhay na nauunang sumasakabilang buhay. Adjust. Kasi kung gusto ng Diyos na sabay-sabay ang kunin, hindi naman mahirap gawin yun. Natira ka pa kasi hindi mo pa time. So, live your life. Huwag kang mabuhay sa guni-guni, sa ala-ala nung wala. Ang kailangan ng bilangin mo yung nandyan. Para hindi dumami ang iyong mga lungkot. Sabi ko noon, hindi na maitutuwid ang baloktot. Ibig sabihin, what is crooked cannot be straightened out. So baka naman pagod na kayo ng katutuwid sa isang taong talagang baloktot. Mamaluktot na rin kayo para makasabay niya pamisa-misan. Hindi nyo maituwid siya, eh kaya nyo naman siguro mamaluktot, mag-adjust sa kanya, para lang mag-enjoy kayo sa buhay. Maraming magulang nagtatakwil pa ng anak na hindi niya maituwid ayon sa direksyon na gusto niya. Maraming mga naghihiwalay dahil hindi nila mapasunod sa gusto nila. Bakit din na lang natin tanggapin ang isa't isa, mahalin ang isa't isa, maximize the enjoyment that we have together, and in areas where you really cannot agree, well, create your own circles outside of that circle of that person, and then let other parts of your other circles intersect. Hindi naman talaga pwede mag-agree ka with one person completely, kahit asawa mo, kahit magulang mo, kahit anak mo. Pati nilang natin nagkapihan, ganun talaga, iba-iba. Lalo ko ang gusto niyong palitan sa tao, genetic, nakatakda na, hindi pa siya ipinaglilihi, yun na siya, mapapagod lang kayo. So sabi niya, hindi naman itutuwid ang baloktot. Huwag ka na magpagod. At hindi na mabibilang ang wala. Because we, who have found it, who have found spirituality, always like to convert everybody to our point of view. And sometimes our very narrow and limited points of view. Kaya tuloy nagiging mahirap tayong kasama, mahirap tayong pakisamahan, lalo pag kumikitid ang ating utak dahil sa mga theology. Kailangan lawakan mo ang iyong utak. Kahit saan ka pumukol, tatama ka sa Diyos kasi punong-puno ng Diyos ang buong creation. Hindi ka magmimintis. Pag hinahanap mo ang Diyos, makikita mo siya. Kahit sa iba-ibang kulay, iba-ibang paraan. Kasi punong-puno ng Diyos ang buong sanglilikha. So many things are not worth doing. And according to Solomon, the wise will not waste precious time on things that are not worth doing or that cannot be done anyway. Huwag na kayong magpagod na ituwid ang baloktot. Maximize na lang yung inyong love, yung inyong enjoyment sa buhay. And like change the unchangeable, that is an undoable quest. Like change people. Lagi nilang, Lord, i-change mo po ang husband ko. Lord, i-change mo po ang anak ko. Ano, buong universe papalitan ng Diyos para mag-suit sa taste mo? Ba't di mo nalang sabihin at nasubukan mo ang Lord, i-change nyo nga po ako. Ma-appreciate ko yung nanay ko. I-change nyo nga po ako. O kaya, let's work on this together, Lord. Mas madali namang ako ang ilapit ko sa inyo na baguhin nyo kasi ilapit ko ang buong barangay na baguhin nyo sila para masyahan ako sa kanila. Di ba, sayang ang pagod mo nun? Mapufrustrate ka? Ang dami ko natatanggap na prayer request, Pastor, ipag-pray nyo naman na mag-change ang asawa ko. Hindi po ako magician.
At ang Diyos hindi rin nagmamagic. Ang mahalaga, as is where is, mahalin nyo, and continue to do what you can para maging mas positive ang inyong samahan. At kung maaari, at sa palagay nyo talaga, tama na mag-change, edi give all the reasons para mag-change. Pero kung hindi pa rin nag-change, huwag nyong ituwid ang baluktot. Mamamatay lang kayong bigo. Maghihiwa-hiwalay lang kayo ng lahat ng taong mahalaga sa inyong buhay. Yun ang importante yung tinuturo ni Jesus eh. Yung acceptance and love of people. And for people. Sabi sa Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin? Or a leopard its spots? Of course, the answer is no. Ngayon kasi, with technological manipulation, napapalitan mo yung tone of your skin. Pero nung ginawa itong verse na ito, ang ibig sabihin lang nila, impossible yun. And it must be understood from that point of view. Huwag kang mga tuwira na, eh ngayon pwede na. Hindi yun ang ibig sabihin ng writer. Ang ibig sabihin ng writer, what cannot be changed? You should not even endeavor to change. Ecclesiastes 1:16-18, sabi ko sa akin sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari sa Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit, napatunayan kong ito rin ay tulad ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Sabi diba, tama ako. Talagang hindi ako nag-aral doon. Diba? Tama ako, hindi na ako nagpakarunong. Hindi naman yun kasi kamangmangan yun eh. Alam nyo, siyempre yung poetic language exaggerated to drive home a point. Hindi minabaliwala ni Solomon ang karunungan. Ang sinasabi lang niya, habang rumurunong ka, humanda ka, kasi habang lumiliwanag ang iyong isip, mas marami ang nakikita mong kadiliman sa paligid. So, are you trying to be wise? Is trying to be wise a waste? Is trying to be wise a waste of time and effort? Ang sinasabi lang ni Solomon na ito, huwag magsayang ng pagod sa sobrang pag-iisip. Don't overthink. Yung may nakita ka lang na kung anong clue, na buo na ang buong kasaysayan sa isip mo na may kulasisi ang asawa mo, ibinabahay niya ganitong budget buwan-buwan, mas malaki ang refrigerator kesa sa'yo. Dahil lang sa kaprasong guni-guni. Pero maraming guni-guni lang misis, totoo. Binigyan niya ata ang mga misis ng special gift ng Diyos, na may antena. Pero hindi lahat ng nare-receive doon ay tama. Don't overthink. Ang anak mo, wala pa sa bahay. Wala ka naman magagawa talaga. Hindi mo alam kung nasaan. Matulog ka na. Kasi mag-overthink ka, wala rin naman mangyayari. Worry ka ng worry. Don't worry about something you cannot change. Ipa sa Diyos at itulog. Huwag mag-worry sa mga hindi mababago. Kumisan, meron tayong makaramdaman na talagang parang napaka lala. Eh, just have quality of life. Enjoy whatever is left, and when you have to go, go. Do not struggle with it too much. Kasi, pag hindi mo yan tinanggap, lalo lang humahapdi, lalo lang humihirap. Mangyayari din naman. Lagi na lang, sasabihin mo, what can I salvage from this situation? How can I make this thing better at the moment, given my limits, and given the potentials that I have in my hands? So, huwag magpagod sa sobrang pag-iisip. Lalo, pastor, ano po kaya ikakagunaw ng mundo? Yelo, tubig, apoy? Alam mo, bakit mo pinaproblema yan? May pambayad ka na ba sa ilaw next month? Wala po. Yun ang isipin mo, anak. Magtinda ka ng banana cue dyan para may pambayad ka. Kung paano magugunaw ang mundo, problema yan ay yung Diyos. Paano po kaya ako mamamatay? Kasi ayoko pong mamatay ng walang makeup. May nagsasabi talaga nun, itatoo mo na ang makeup mo sa mukha eh, ha? Para sa kaman abutin, may kilay ka na. Mga bagay na hindi kailangan. Magpapakasal, pastor, magiging tapat po kaya sa akin ito buong buhay? 1 week siguro, baka pwede kong sabihin, pero beyond that, malay ko ba? Malay natin sa buhay. So, yun yung problemahin. Itong ibig ko sabihin mga kapatid na kayo ang mag-apply sa buhay niyo ng mga messages na ito. Kasi kayo lang ang may ganong kaliwanagan to connect the dots. Manuri.
makiramdam ano-ano ang pagsasayang niyo ng panahon at pagod na hindi naman dapat. Panginoon, turuan niyo po kami na i-apply ang karunungan ni Solomon sa pang-araw-araw naming buhay. Kayo ang magbigay sa amin ng liwanag ng pag-iisip para makapamili kami kung anong bibigyan ng panahon at pagod at kung ano yung isa sa isang tabi. Pagbulay-bulayin natin mga kapatid, huwag niyong madaliin, pag-isipan, and listen to the voice of the Spirit that is now guiding you to make very practical applications in your own private life.